Okay mga bro, natapos din yung ating PC stunner mga bro. Ito na. Ayan siya mga bro. Ayan. Kaya lang mga bro, dito sa loo natin ay kwan. Sablay tayo dito. Mahina yung loo natin. Masyadong mahina. Kulang sa kwan. Rewind. Nasa kwan lang mga bro ang kwan itong output. Nasa 60 volt. Pero dito mga bro sa high natin ay malakas. Nasa 350 mahigit. Okay mga bro, bago tayo dadako dito sa ating wiring and diagram sa shaker na ito ay shoutout muna tayo, pagbigyan natin yung mga pa natin, viewers natin para lalo naman silang ganahan. Okay. Okay, shoutout. Bill Brian Ramos sa Negros Occidental. Joseph Incalyado, taga Bicol. Yeah. Uragon si bro, si Joseph Incalyado. Rick Rex Acosta from Negros Occidental. JM Jimenez Pagulayan. GB Channel Radio. Okay. Shout out po sa inyong lahat. Okay mga bro, punta na natin yung kan natin. Wiring in connection natin. Para naman matuto yung mga ibang nagtatanong na kung paano raw ang connection ng PC stunner lalo na dun sa kan. Lalo na dun sa condenser. May mga nahihirapan pa sa connection ng condenser. Okay mga bro, let's go na tayo. Okay mga bro, mayroon tayong kwan dito, diagram dito. Ating kwan, ito yung ating magiging guide para sa ating connection dun sa ating PC stunner mga bro. Okay, kunyari nandito yung battery natin mga bro. Pero itong battery na ito mga bro ay dead na ito mga bro. Hindi na siya gumagana. Kumbaga kwan na siya. Wala na, mahina na. Kaya ito lang gagawin natin guide para maintindihan lang ninyo yung connection nitong PC stunner natin. Okay. Tingnan natin sa ating diagram mga bro. Ito yung positive ng ating battery at ito yung kanyang negative. Okay. Unahin natin mga bro dito sa ating positive. Doon galing mga bro yung switch natin. Bali mga bro, ito yung B plus natin. B plus o positive ng battery. Yan. Dito natin ilalagay yung switch natin. Okay. Unahin natin dito sa may switch. Ilagay natin yung switch nya. Bali, ito yung kuha natin. Switch natin mga bro. Isa't kalahating metro yung haba nya. Yan. Bali, ang ginamit kong wire mga bro ay number 14 na ano, cord. Galing to sa ano, TV. Tapos yung ginamit kong pindutan, tanso mga bro. Hindi siya makita. Ayun siya mga bro, tanso yung pindutan natin. Ayun. Okay, i-connection na natin yung kan natin. Switch natin.
Okay mga bro, itong isang wire ng switch natin ay pupunta natin dito sa B plus natin, sa terminal ng battery natin. Yan, dito natin lalagay. Dito rin pupunta mga bro yung positive ng battery, yung wire ng battery. Okay, kabit natin yung isang ano wire ng switch. Okay mga bro, punta naman tayo sa isang wire ng switch natin. Yung kakambal niya. Dito naman natin ikukunik sa may kung ano, primary. Sa kung ito mga bro, yung huling dulo ito. Huling dulo ng pagka-rewind niya. Kumbaga nung ni-rewind natin, ito yung unang nilagay natin dun sa plastic bobbin yung sinuot natin dun sa kuan. Binuntasan natin sa siding ng plastic bobbin. Ito yung pangalawang dulo mga bro. Okay, ilagay natin ito. Okay mga bro, hinangan natin. Okay mga bro, nailagay na natin yung switch natin. Ayan. Ito na yung pangalawang dulo mga bro. Ayan, yan na yung rewind natin. At ito yung unang dulo. Ayan, yung unang dulo natin ay pupunta sa pang-ilalim na platino. Dito mga bro, dito siya pupunta. Okay, ikunik natin doon sa pang-ilalim itong unang dulo natin. Yan mga bro, naikabit na natin sa unang dulo. Yan, pang-ilalim na platino. Positive to mga bro, positive. Okay. Okay mga bro, bali dito lang muna tayo sa kuan natin, primary natin. Yan. Punta tayo sa negative. Yung negative naman natin mga bro, ayun. Ayun siya. Ayun. Ayun siya. Yun yung pang ibabaw na platino. Yun yung negative natin mga bro. Ito siya mga bro, yung pang-ibabaw natin. Ito yung negative. Bali, ito yung negative natin mga bro. Dito pupunta yung wire ng battery na negative sa terminal na ito na butterfly. Okay. Ito siya. Bago natin lagyan ng jumper dito mga bro, saka dito sa pang-ibabaw natin, dahil itong negative natin, lagay muna natin yung condenser natin. Bali, ito yung condenser natin mga bro. Ang connection nito ay pagsamahin lang natin yung katawan ng condenser natin at saka yung positive niya. Ito yung negative niya, yung katawan niya. Ito yung positive niya mga bro, yung itim na wire. Yan. Ito yung negative, ito yung positive. Okay. Itong negative niya, dito natin itatap sa pang-ibabaw na platino. Ito, yung katawan ng condenser. Ayan siya. Ayan siya mga bro, nakahinang. At yung positive naman ng condenser natin ay dito sa kuan, pang-ilalim natin yung positive ng condenser. Okay. Itap natin.
Ayan mga bro, na-tap na natin dun sa pangibabaw na platinum natin. Tinanggal ko muna. Ayan. Tap din natin dun sa terminal ng negative natin. Ayan, papunta ron. Okay, na-tap na natin mga bro. Okay, dito naman tayo sa ano, sa positive ng kuan, condenser. Na-tap natin dito sa ano, pangilalim na platino, positive to. Ayan mga bro, nakatap na siya. Okay mga bro, natapos na tayo sa ating primary. Punta na tayo mga bro dito sa kuan natin. Dito sa secondary natin. Okay. Okay mga bro, bali nilagyan natin ng kuan balat niya at dito natin papadaanin sa ano para hindi dumikit sa kuan condenser yung lab natin. Baka kuan na mag-ground tayo ay. Okay. Unahin natin dito sa kuan natin mga bro. Dito sa ating net mga bro. Okay, dito muna tayo sa ating net mga bro. Okay mga bro, bali yung net natin ay yung unang dulo. Saka bago nyo ikabit mga bro dun sa terminal natin ay kuskusan nyo mga bro ng kutsilyo ganyan para matanggal yung varnish ng magnetic wire. Okay mga bro, ikabit na natin yung net natin. Punta naman tayo sa kuno na yun, kabila. Ito muna tayo sa ating low. Ito na yung low natin mga bro. Ito na mga bro, kung mapapansin nyo ay kuan doble siya. Siya ito yung kuan natin, center tap natin. Okay mga bro, naikabit na natin yung low natin. Dito naman tayo sa may high. Okay mga bro, naikabit na rin natin yung high natin. Ayan. Ang kulang na lang mga bro sa connection natin ay yung capacitor natin.
Pero kahit wala siyang capacitor mga bro, ay pwede rin naman natin siyang ano, testingin. Yeah. Okay, testingin muna natin. Tapos, itesting natin yung kung mamaya capacitor na ilagay. Ang paglalagay lang naman ng capacitor mga bro ay baliktaran yan. Basta easy capacitor. Okay. Tapos na mga bro yung connection natin. Testing na lang siya. Kung anong kalalabasan. Okay, testingin na natin mga bro. Wala tayong battering kwan maliit o battering 12-12 kaya yun muna yung malaking kwan pag titesting natin. Okay, nakasalang na rin yung tester natin. Testerin natin kung ilan volt tayo yung low niya saka yung high niya. Okay. Lagay muna natin tong ano tester. Okay, nakakabit na yung tester mga bro. Naka-set siya sa 250. Ipanda rin natin yung pishaker natin. Ayun mga bro, sumasagad yung kanya, 250 niya. Adjust natin sa 1000. Ayun mga bro, maabot siya ng ano, 350 volt. Ayun oh. Pagkat siya pag sa 250 nasa 350 volt yung output niya mga bro. Okay, testing naman natin dun sa low niya, low. Baka naman mahina yung kanya. Okay. Okay mga bro, nasa kon lang yung kon natin, low natin mga bro. Nasa 60 volt easy. Yan, mahina lang yung low natin. Ang malakas talaga yung high. Maabot ng 350 volt, mahigit. Okay, testingin natin sa kon ng sigarilyo. Sa foil ng sigarilyo. Okay, testingin natin mga bro. Di naman siya umiinit mga bro. Ayos mga bro. Normal lang. Malamig lang siya. Okay mga bro. Okay na yung pishaker natin. Yan. Yung high and low natin. Hindi na natin titestingin. Kasi hindi naman niya masusunog yung ginto ng sigarilyo. Nasa 60 volt lang siya. Samantalang dito sa high natin ay nasa 350 volt mahigit. Okay mga bro. Okay na yung pishaker natin. Bali, ito nga pala yung capacitor natin mga bro. Katulad din dun sa ano, mga capacitor ng electric pan, capacitor ng washing at kung ano pa na easy capacitor. Ito mga bro ay yung mylar capacitor to, easy ito. Yan, ikukunik lang natin dito sa kwan, connection na ito. Baliktaran yan mga bro. Ganun lang pag-connect. Okay mga bro, tapos na yung pishaker natin. Ito na yung last episode ng 1623 combination natin. Okay mga bro, susunod dito mga bro yung ano, yung kung paano maghasa ng electric planer. Okay, abangan nyo yung mga bro.
Okay, ayos na mga bro. Okay na. May panghuli na naman tayo ng pangulam. Pero magkaganon man mga bro ay ingat tayo sa kuan pang-oriente ng isda o ng pangulam natin. Ingat-ingat mga bro. Okay mga bro, natapos din yung ating fish shaker. Sana ay may natutunan kayo sa video ito mga bro. At nakatulong sa inyo yung video ito para kung paano gumawa ng fish stunner natin mga bro. Ganun pa mga bro ay hindi basta-basta gumawa ng fish shaker. Sakripisyo talaga. Lalo na kapag baguhan ka pa lang. Pag first time mong gumawa eh, hindi mo talaga makuha yung kwan. Lakas ng fish stunner. Talagang marami kang pagdadaanan talaga. Okay mga bro, hanggang sa susunod. Susunod na dito yung kwan natin, video natin na kung paano ba maghasa ng electric planer. Marami tayong mga tutorial mga bro na pakikinabangan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Okay. Bali dun sa mga susunod pala ng mga video natin mga bro ay wala muna tayong shoutout dun kasi nagawa ko na yung tatlong video mga bro, sunod-sunod na yun. Okay. Okay mga bro. Okay mga bro. Ingat palagi at God bless.